pinag-usapan ang mga ilang documented na files patungkol sa mga witness na nasabing kayamanan. At ngayon, isa na namang eyewitness at hindi lamang iyon. Isa siyang mataas na nanunungkulan sa World Bank na tinanggal noong 2007 dahil sa kanyang isiniwalat na korupsyon ng World Bank. Kanyang iminungkahi at ikinwento ang patungkol sa Wealth for Humanity ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Atin ang itong pag-usapan. Ay magpatuloy sa ating video ay nais ko munang ibahagi sa inyo ang isang YouTube channel na pinamagatang Noong Araw sa Buhay ni Juan. Kinokontak dito ang mga rare footages ng nakaraan na may kinalaman sa World Bank of the US mula noong 1980 hanggang noong taong 1985. Pagkatapos noon ay kinuha siyang trabaho ng legal department sa World Bank bilang isang lawyer mula noong 1986 hanggang 2007. Kung saan, taong 2007 din siya tinanggal dahil sa kanyang pagiging whistleblower. Kanyang in-establish ang Non-Governmental Organization Committee of the International Law Section of the American Bar Association at ang Committee ng Multilateralism at Accountability of the International Organizations of the American Branch of the International Law Association. Isiniwalat ni Karen Hughes na ang dolyar ay magka-crash at ito'y mapapalitan ng bagong interest-free na ginto dahil ang lahat ng ekonomiya ng lahat ng mga bansa noong unang mga panahon ay base sa gold standard at kung mas marami ang hawak mong ginto ay mas maunlad ang ekonomiya ng iyong bansa. At ang pera ay isa lamang papel, isang banknote, kumbaga parang isang cheque sa totoong perang ginto. Ngunit noong July 1944, sa pamamagitan ng Bretton Woods Agreement na dinaluhan ng 44 ng mga bansa at ang United Nations Monetary na isinigawa sa lugar ng Bretton Woods sa New Hampshire, USA, kanilang pinagkaisahan na ang ekonomiya ng lahat ng mga bansa sa buong mundo ay hindi na babakapan ng ginto, kundi ng fiat currency na US dollar. At dito na ipanganak ang International Monetary Fund o IMF at ang World Bank. Nasa likod nito ay ang makapangyarihang gobyerno ng Amerika. Ngunit may problema ang fiat currency na dolyar dahil ito'y lumulobo na lumulobo dahil tumataas ang inflation nito at tumataas din ang pautang. Nasa economics, ang dual threat na ito ay isang potensyal ng pagbagsak ng fiat currency na dolyar. At kailangang backupan ito ng tunay na pera, ang ginto. Ngunit ayaw itong mangyari ng US sapagkat magiging mahina ang kanilang currency at economy dahil wala naman silang hawak na ganun karaming ginto. Ngunit nasaan nga ba ang mga ginto? Sabi ni Karen Hughes sa isang interview ni Gary Franchi sa The Next News Network, kanyang isiniwalat ang mga lugar kung nasaan ang mga ginto. A million metric tons of gold is not something you can just hide. Where would you say that that gold is being stored? 400,000 metric tons are in the Central Bank of the Philippines. There's over 200,000 metric tons in Union Bank of Switzerland. And some of that gold is buried securely in the Philippines as well. Some of it is held in various banks, but the bulk of it is in the Philippines. So the World Bank holds the note on that gold? No. It is in a special trust account that was set up by Ferdinand Marcos, and the authorized signatory is a German banker lawyer by the name of Wolfgang Struck, who also lives in the Philippines. Ikapan Hughes na noong 1950, dahil alam ni Ferdinand Marcos ang sitwasyon ng pagiging potensyal na problema sa fiat currency na dolyar, kanyang itinago ang ginto sa isang sikretong trust fund sa loob ng 50 years. Sa talino ng dating presidente ay naisip niya ito para maiwasan ang potensyal na pagka-claim sa world's wealth. Ika pa ni Hughes, ito'y magiging subject sa stature of limitations na basically pag may isang individual o grupo na mag-aangkin ng nasabing kayamanan ay mawawalan ito ng bisa dahil ito'y nasa trust fund sa loob ng 50 years. Ika pa ni Hughes, ang mainstream medias sa buong mundo ay hawak ng mga makapangyarihang mga bangko na kung saan sila ang nagpapadali ng impormasyon sa mga tao at humahat lang sa mga tao
na makuha ang wealth for humanity na nararapat na kayamanan para sa kanila. Lalong higit na humahadlang sa pag-release ng wealth for humanity ay ang United States of America. Dahil sa testamento ni Hughes na ang trabaho ng Amerika ay ang i-bribe ang mga citizen at local governments na nakakaalam sa banking cartel na sa termino pa ni Hughes ay tinatawag niya itong state capture, kung saan hinahawakan ng Amerika ang mandato ng mga bangko sa pamamagitan ng bribery. Ika pa ni Hughes, noong inilagay ni President E. Marcos ang ginto sa Global Debt Facility, kanyang inayos ito para sa mga institusyon na nandyan para ma-insure lang ang maginto para sa benefit ng humanity. At ito ang dalawang malalaking institusyon, ang World Bank at International Monetary Fund, na kung saan hinawakan naman ng Amerika sa pamamagitan ng pagbabribe sa mga opisyal nito para hindi maisagawa ng tama ang pag-release ng trust fund ng Wealth for Humanity. At ang mga ibang banker ay nagko-commit ng suicide dahil sa konsensya na hindi nila magampanan ng tama ang kanilang mga trabaho. Ito'y dagdag din sa kwento ni Hughes. Sabi pa ni Hughes, karamihan ng mga ginto ay nasa Pilipinas at ito'y kuradyado ng United States military. Si Wolfgang Strack, na signatory sa Wealth for Humanity, ay nagtanong kung bakit pabalik-balik ang United States military sa gold area. Kaya nagsagawa si Hughes ng isang claim kasama ng isang Inspector General ng Okinawa na ma-insure ang ginto sa pamagitan ng pagpasok ng nasabing kayamanan sa Lincoln Insurance Company, na sa kanilang kasunduan ay lahat ng mga gintong mawawala sa gold area ay magiging accountable ang sinumang responsable sa pagtra-transport ng mga ginto sa ibang area, at lahat ng nakaw na ginto ay maibabalik sa gold facility. 1 Peter 1 verse 18 and 19, "You know that ye are not redeemed with corruptible things, as silver and gold, but with the precious blood of Christ, as of a lamb, without blemish and without spot." Kaibigan, alam mo bang mas mahalaga ka pa kaysa sa ginto? Dahil ang ating halaga ay kukulangin pa ang pinagsama-samang ginto sa buhok, at hindi ito mapapantayan ng ginto ng Wealth for Humanity. Dahil sa dugo ni Kristo, ang ating Diyos na nagmamay-ari ng buong universo ay binili kanya sa pamamagitan ng kanyang dugo, ng kanyang buhay, para tayo may pagkakataon na manahin ang buhay na walang hanggan at tumira kasama niya sa langit na ang syudad ay tinatawag na City of Gold. Kaibigan, ano nga ba itong City of Gold? At atin ding pag-usapan ang mga kopya ng bank certificates ng Wealth for Humanity na mayroon si Attorney Karen Hughes. Kita-kita tayo sa susunod na video. Salamat kaibigan sa panonood, at God bless.